Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Purimoto and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po magpalit ng one-way clutch bearing sa ating kickstart. Ginagawa po natin to kapag sliding na po yung ating kickstart. Or kapag wala na pong engine brake. Or kapag dumudulas yung ating kickstart. Pero syempre initially para po ma-access natin yung ating one-way bearing clutch sa kickstart, kailangan po muna nating i-drain yung ating engine oil. Then saka po nating baklasin yung ating clutch side cover. Dito po kasi nakalagay yung ating one-way bearing clutch kickstart sa loob po ng ating clutch bell and clutch shoe. Mamaya may papakita ko po sa inyo yung itsura ng ating one-way bearing kickstart. Ibang iba po to dun sa previous video natin regarding sa one-way bearing push start. Yung sa left side naman po yan. I think sa lahat ng model ng Fury, iisa lang po yung itsura ng one-way bearing clutch kickstart. Pero dun sa one-way bearing push start, dun po yata nagkakaiba, depende po dun sa model. Pero dito sa one-way bearing kickstart, alam ko iisa lang po itsura nito. Yeah, kung makikita nyo po sa video, after po natin matanggal yung ating clutch side cover, kailangan po natin tanggalin yung ating retainer set. And of course, yung bearing sa ating clutch basket. Para matanggal po to, gumamit po tayo ng power tools or impact drive na electric para hindi po masira yung bearing natin sa loob ng ating engine. Hindi ko po kayo ini-encourage na gumamit ng impact drive na dipukpok. Ito po yung ating primary gear. Yan po yung clutch shoe. Tsaka nung ating clutch bell. Kung mapapansin nyo, may bakas na po yung gilid ng ating clutch bell. Palitin na po yan. Ito naman po yung spacer sa pagitan ng ating clutch bell tsaka nung ating one-way clutch bearing. Yan po yung pinapalitan kapag madulas na yung ating kickstart or kapag mahina na po yung ating engine brake. Ang ibang tawag po dyan ay Bendix drive. Pero sa kickstart po to or one-way bearing. Wala po yata ako nakitang replacement nito. May kita ka nito genuine, alam ko nasa 2,000 plus or sa mga parts out. Marami po tayo niyan. Malalaman nyo po yan kapag sira na. Kapag inikot nyo po yung clutch bell. At hindi kumontra yung bearing dun sa shaft. Ibig sabihin madulas na po siya. Pero kapag inikot nyo at kumukontra pa to, ibig sabihin okay pa po yung bearing. Hindi pa po siya nadulas dun sa ating shaft at saka dun sa kanyang spacer. Again, isa rin dahilan kung bakit nawawala yung ating engine brake ay kapag may bakas na yung ating clutch bell
nung daanan ng ating clutch. Ibig sabihin, palitan na po ito. Kailangan na po nating palitin yung ating clutch bell. Pero check nyo rin po yung clutch kung makapal pa po yung kanyang mga pads. Mapapansin nyo naman po yan kapag nabaklas nyo po yung dalawa. Madali lang po itong palitan, basta kompleto po yung gamit. And hindi po ito basta-basta nasisira kasi hindi naman natin ginagamit usually yung ating kickstart. Sa umaga lang po kapag cold start. Pero pag nasa biyahe, most of the time push start naman po yung ginagamit natin. Kapag na-check nyo na po na okay yung one-way bearing natin sa kickstart or kapag napalitan na natin, pwede na po natin ibalik yung ating mga tinanggal. Same way lang po kung paano natin siya binaklas. Ganon din po yung pagbabalik natin ng ating mga pyesa. Make sure lang po na tama yung mga pinaglalagay natin. Or tandaan nyo lang po kung paano yung pagbaklas nyo. Para huwag po kayong magkamali. And syempre, gamit po ulit tayo ng power tools. Yung electric na impact drive. Para hindi po madamay o masira yung ating mga bearing sa loob. Yun po kasi yung isang cost sa paggamit ng impact drive na dipukpok. Ikot-ikot nyo po yan kapag kanaigpitan nyo na. Maririnig nyo pong may tumutunog kapag may problema. Pero kapag okay naman yung ikot ng ating primary gear sa kanong clutch basket, ibig sabihin okay po yung pagkakakabit natin. Sa mga pyesa, bili lang po kayo sa ating mga legit online seller na sila Joel Esteban, Bestress Valenzuela at saka si Sifuri. Sure po yun, galing lahat sa planta yung mga binibenta nilang original parts ng ating Fury 125. Sa parts out, marami naman po nagbibenta dyan. Paligit check nyo na lang po para hindi po kayo mascam. Pagka naikabit na po natin yung ating clutch basket saka yung ating primary gear, pwede na po natin ibalik yung bearing tsaka yung retainer set na tinanggal natin kanina bago natin ibalik yung clutch side cover ng ating motor. Huwag nyo po pala kalimutang i-adjust yung clutch nut screw para ma-check po natin kung matigas o malambot yung ating pagkambyo. Diyan po ina-adjust yun. Basta wag lang po masyadong maluwag. Baka mamaya hindi na pa na kumapit yung ating pag-gear shift. Next time, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano po mag-refresh ng ating engine. Tap lang po. Tap refresh. Yung cylinder head tsaka block lang po. Kapag nagbaklas nga po pala tayo nito at nagpalit nito, pwede na rin po nating isabay yung pagpapalit ng clutch lining at saka nung pagdagdag ng clutch spring since magkakasama naman po lahat yan sa clutch side cover kapag binaklas natin. Syempre change oil na rin para sabay-sabay pong bago.
pag nakabit na po natin o nahigpitan na natin yung ating clutch head cover, pwede na po nating timplahin yung ating clutch nut screw para dun sa ating gear shifting. Then pinakalas, yung change oil. Ang ginagamit po namin ay yung Kawasaki 10W40 or yung 2050. I hope mayroon na naman po ako kung na-share sa inyong kaalaman regarding po sa maintenance ng ating Fury 125. Maraming salamat po sa inyong suporta. Please like, watch, subscribe, comment po sa ating YouTube channel. Marami pa po akong i-upload soon na undergoing pa po yung edit. And mga request po na hindi ko pa po nagagawa, which is naka-line up na po. Pagka nalagay na po yung langis, pwede na po natin takpan yung ating oil filler. Thank you po.